So yun guys, magandang hapon. So may wiggle kasi itong motor na to. So yun ang tatanggalin natin, no? Ngayong araw. Tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung wiggle. So ano nga ba yung wiggle? So mga 48 PH, gumaganto-ganto na yung inyong manubela agad, no? So sa madali sabi, kulang lang yun sa type dun sa tinatawag nilang knuckle bearing or pull race, no? So yun, tara, gawin na natin. Ito na yung 155R. So ito yung 155R na ano, kasama dun sa nakapaghahabulan, no? Kasama po ito dun sa mga mahataw. Shimura. So specs nito, ECU, MBR1, mode niya is, naka-3 lang yata ito, di ba? Tapos, ano pa? Naka-ano dito guys? Oma sleeper clutch, no? 5 spring. Tapos, nakatambot yun ng Acrophobic na copy. Pang specs na ito. Ayan, sprocket, 1447, no? So, yun lang. Stock tire, stock side mirror. So, yung makinawa ng side mirror doon, aerodynamic syempre, pag wala kayong side mirror. Tapos yun, pangalawa, kargadong driver. Kargadong driver. So yung driver, hindi stock. May sidecar. Kasi may jowa. Hindi single. Joke lang yan. So yun, kailangan baklas nyo lahat ng mga bolts dito sa may pairing, side by side. Saka dito sa ilalim, sa may engine cover. So, pagbaklas na, alam nyo na. So, ito. Turunan natin sa inyo ulit kung paano magbaklas ng pairings. Tayo agit sa front panel muna. Ito. Kaya pa natagal lang kay. Winax mo pa pare. So yun, kaya po natagalan si Pops, nag-wax pa ho siya bagong hugas yung motor. Medyo madulas. Hawakan po. Ayan, safety first. So di tayo. Sapa. Kalas na naman, no? So next time, anong kalas na naman natin dito ba? Right, so yun. Yun na, nagkasa na. Siguro naman, mababaklas mo na ito sa inyo, pre. Pangatlong baklas na ito. Pangalawa na, diba? Pangalawa na. Pangalawang baklas na ito. Siguro naman, matututunan mo yung nangyayari kung paano ito kalasin, no? Nood lang kayo dyan, yan, no? Okay? Tuloy. Ayan, pag nakangat na, dito naman kayo. Make sure na wala kayo may iwang bolts. Alright. Shout out kay Boss Motodek. Shout out sa'yo, Boss. 1G. 1 Garage. Ano naman ako? Wing Garage. NG. Ano, hindi po tayo nangangopi ah. Tataon lang po talaga na ganun yung ating ding naging pangalan ah. So 1G. Wingy. Naging wingy na yung sa atin. 1J. Oops, meron tayo dito ang nut no. 10mm. So huwag niyang kalimutan alisin yan. Pwede niyo di balik pag di nakatingin mayari. Bala na tayo pag uwi. Kakalog-kalog yan. So meron pa yan. Last 2. Eto. Right. So ito. So ano nga pala, tuturo ko na rin sa inyo kung paano mag-adjust ng high beam at saka low beam, no, ng ilaw natin. So ito yung high beam natin. 'Di ba? So yan. Adjust natin 'yan, guys. So, asan nga ba yung adjustment ng high beam and low beam? So, andito, no? Ayan. So, mamaya, i-adjust natin yan, guys. So, yan po yung adjustment ng low beam and high beam, no? So, yan. So, pag ganito yung ikot, clockwise, aangat yung ilaw nyo. So, pag ano tawag dito, counterclockwise, bababa po yung ilaw na. So yun, dyan po yung adjustment ng low beam at high beam.
So yun na. So dito adjust natin yung kanyang knuckle bearing kasi nag-wiggle, no. So paano nga ba adjust mo? So ito. Ayan, sobrang lambot, di ba? So medyo papaganitin natin na konti yun. So kailangan dito na ito. Kailangan yan ng martilyo at saka silsil. So yung tumutunog guys dyan, ito. Parang PVC na yan, no? Yun sa electrical. Kahit sa bahay, meron yan yan, no? Yan yung tumutunog. So huwag yun na paghanapan ng tahimik. So yan. Bali, luluagan natin muna siya, no? Tama pala. Counterclockwise yung baklas. Tapos, clockwise naman yung higpit. So, kailangan natin muna na tawag dito. Luagan, no? So, luagan natin muna. Okay. So, luagan natin muna. Yan. So, yan. Papuntang counter clockwise. So clockwise naman ngayon yung ikot para higpitan, no. So kailangan niyo munang pukpukin tong upper na pinakang kumbaga ito yung nut niya, dual nut yan, no. So ito muna ang upper, sunod yung lower. So pag naluwagan niyo na yung upper, so saka niyo higpitan, no. So yun. Try natin. Luwag pa rin. Kunti pa. So ito is sobra. Ito ang maganit. Bawas natin ang konti. Yan, namamatak pa. Tapos tayo dyan. So, pwede natin siyang ilock pag final na yung ating higpit na. So, try ulit. Kunti pa. On nga pre, may iyong motor. Ano? Red? List muna ako, no? Ilamin ko muna. So easy yun, ya. Adjust na rin natin. So naka mode 3. So guys, naka mode 3 to. So ngayon, i-add natin. Add natin na konti, no? Anong gusto ng mode? 6 na pre. 6 na. So 4, 5, 6. Kasi naka 5 siya, no? So yun. Mode 6. Okay, so yan. So yung mode 7 daw medyo hard starting. So, pera muna ako. Ayun, matakbo. Alin dyan? Ito, yung go-go. Dyan muna ako yan. Layas muna tayo habang. So yun guys, dyan muna kayo. Testing ko lang yung mga. Ang gabas guys, pera muna. Tawas ng konti. Kunting-kunti lang. Nangangabi. Pag sobrang higpit. Thank you.
Ito yung meron sa ano, sa BBA. Na wala sa ano. Ah, sa 155R ito yung meron. Na wala dun sa standard. So, possible ito yung function ng remote, no? Ito yun. Ayos yung iba na yun, ah. Yung dadaplis pa. So, hindi nyo ito makikita sa standard unit, no? Sa 155R nyo lang ito makikita. So, nung una, napagkamala namin itong ECU. Kasi mukhang ECU, di ba? So, yun. So, dito po talaga yung ECU nyo sa part na to. Sa may right side. It's a prank on yun. Huwag tayo mag-rides. Mahal ng gasolina. Siya, balik na tayo sa pagbabike. Adik ko dun dati sa bisiklete. Eh. San-san ako nakakabot eh. Huwag ako may nila pagbabike. Kalipa akong kayo son. Siyam na oras yung biyahe. Tanawan. Sa pagbalik. Wala. Maano pagpabalik matagal pa uwi. Papunta medyo bali-bali, medyo ano pa okay-okay. Magpauwi na iba na eh. Ano naman 'yon? 2 days. Okay. So yun, try natin tong hybrid. Ito muna, mamaya ka na isaksak. I-adjust natin yung high beam and low beam. Dito na rin lang tayo. Oops, okay na yan. Ayan, dito tayo. Para ano yung pre. Dito din dito yan. Dito. Saan ka? Okay, natin ito. Yung balik pa. Ayan. Bano ako sa 155R eh. Sorry guys, ituturo natin kung paano gamitin yung high beam and low beam. Soli na natin. Hindi naman practice. Hindi. Ito. So, yun yung adjustment, no? Pag-angat ng ilaw, no? Babataas. Okay? So, yun. Let's go. Balik na natin ito, guys. Start tayo dito. So, yun. Balik na natin sa dati. Tama, dito papatok. Angat lang talaga ng ano dito. Dapat ito eh, nakabutas na lang yung cable tie. Kaya di yung babagsak. Ito mo, galing na nga ng ano, Lucena ba yun? Minsan, hindi ba nahulog. So, huwag nyo kalimutan to guys na. Kasi pag ito, naiwan nyo, ang mangyayari yan, papasok yung tubig dyan, magbabasa yung mga wirings dun sa may harness. No? So, huwag nyo kalimutan to ilagay. Pwede naman, kung gusto nyo mag-adjust kayo ng ano, yung nakalibayari. Huwag nyo na ikabit yan. Nors na kayo? May 5 na? 12-10.
or 10. Punta nga ako doon. Ah, kaya kay Mark. Ako punta ako doon. May kukunin ako doon sa may tindahan. Puntaan ko rin ang doon. Tama tayo kayo. Puntaan natin. Ito ay ang halimut din eh. Abot pa ba? Nagbibiro ta yata tayo dito eh. So, yan adjust ka din ah. So yun, huwag niyong kalimutan to, no? Ang kanyang harness dun sa ilaw. Eh, okay na kayo kayo. Hindi natin tubay. Susulo kayo dyan, diba? So yun, ito rin, huwag niyong kalimutan to. Phillips screw dito, no? Ayan, meron siyang Phillips screw dito. Kanya. Wala pa may driving light? Wala pa. Yun, ang isa mo dapat maging project. Yan o, sa Mio, lakas. Ito, malakas pa. Di mo na kailangan, ano, bumili ng napakamamahalin. Magkano na po yung nagastos mo dito? Yan, nasa 1,000 lang nagastos ko yan, di ba? Kaysa doon sa Sniper 216. Okay. Oh, yung ilan nila, sorry. So, malakas. Okay, nga nito, talo niya yung sa Sniper 1552. Sabi ka lang pag gusto mo, buka kita doon. Mag-install naman, madali lang sa mga tropa. Pwede nga ako na rin mag-install. Pinapalinya ko lang. Bali, yung minsan kasi hindi ko abisado yung pagkakatap. Dali lang. Silip na ako sa motor ko, alam ko. Pwede. So guys, balik na natin itong 155R niya. No? Sabi ko nga, dapat ito lang binili ko eh. Kesa sa 15, ano ko. Raceboot. Susold na sa hood. Sniper 150 bibili natin. Babalik sa 150. Susold na sa hood sa YouTube. Leo, kuha tayong R3. Ang liit eh, pero kukuha ng R3. Si Ella nga, kanadala yung R3. Mas maliit pa sa akin. So yan, balik na natin yung kanyang bearings. Alam mo yung kahapon kay Mark, naghigpit ako ng belly pan, haba ng bots, nabutas. Nabutas? Hindi, pinultang ko ng akin. Hindi, yun yung akin. Yung akin ngayon may tapal. Napaswap tuloy. Napaswap tuloy. Okay lang yan, ganun talaga. Sira mo. Bayad mo. Pero pag nangisira dito ngayon, bayad mo ha. Ay, may nasira ang bearings. Okay lang, tatawagan ko lang si JC kapag, alam mo na. Set pa. Solda set pa naman ngayon, no? Ang hirap sa mga... Pagbili mo ng mga fuels, ha? Bili mo makabili ng kabaka-baka. Kaya ang tubo. Bawal ang tingin. Bawal ang tingin, no? So, kuwant mo, medyo sumipsip na rin ng konti. Kurang siya? Oo. Nabawas talaga. Basta maliliit ang radiator. Sa akin kaya, kamusta? Sa akin, parang din bawas. Wala nang titinag eh. Kahit nga wala yung reserve, pwede nga rin. Hindi nga naman darong pan. Hindi na andar yung pan. Check na lang tayo. Module. Module Legend. Shout out, Tipa rin, Jeffrey. Kamusta yung batuta mo? Yung inaanap. Module Legend pa ba? Kailing mag-go-show nun ah. Alam niya nga, nagmo-module, no? Module Legend, yun nangyari. So, ganun na ngayon, guys. Module Legend. Tapos na yan. So, yun. Naibalik natin lahat. Maliban sa tornillo. Bahay ang supats.
ng hulog ay hindi ko na. Saan tayo ulit? Sunday? Saan tayo Sunday? Sama ka? Sasama. Oh, lako. Ang gala. Parang gusto niyo ako subukan ah. Wala na naman kayo. Wala na pa kayo sasubukan sa motor ko eh. Right lang. Stock yan. Stock's good. Stock is good. Lang pang ganyan. So, Auntie Juanan, maganda mag-ganda ko yung sula ka para ma-enjoy mo yung rides. Kasi ganda ko yung sula, wala makita sa sakyan. Tapos masarap yung way to, yung maraming bankings. Hindi na lang maganda. Ano lang doon? Sobrang minsan, yung mga van, sobrang komportable nila eh. Para inisip nila wala laging kasalubo. Makakita mo sa korbada minsan, no? Laki ng kain, nasa kabila. Kinain na talaga yung limo. Kinain na talaga. Kasi yes, siyempre. Ano ganun, madalang kasi nga ang kasalubong. Madalang ang mga sasakyan. Ngayon, hindi nila... Mamaya, mamisan ka dun eh. Ha, unexpected na mga kasalubong mo sila. Na hindi mo sinasadya. So guys, tapos na yung ating tanggal wigel. No? So yun, salamat kay Pops Kenneth saka dito sa kanyang kasama. So yun guys, tapos na natin gawa nito. So yun guys, maraming salamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel. So guys, yun, natapos na natin yung Sniper 155R na nagwiwiggle yung manabela. So ginawa natin ang paraan. So hinigpitan natin ng konti yung kanyang knuckle bearing, no, para maiwasan yung pagkaganan-ganan. No? So ang maganda dun guys, kapag ang manabela nyo kasi hindi nagwiwiggle, so possible na minsan namimiss natin na ilock yung helmet. So patakbohin nyo yung mga 40 kph, pwede nyo bitawan yung manabela, no? So makapaglock kayo ng helmet. So para mas safe pag hindi tayo naglalargaman sa daan, tawag dito. Tubabi na lang tayo, no, para mas safe. So yun, sana may natutunan kayo ngayong araw at andun na rin kung paano i-adjust yung high beam ng ating ilaw, no. So nandun na lahat. Madali lang sundan yung guys at panoorin nyo lang mabuti yung ating video at makukuha nyo kung paano i-adjust yung ilaw, no. Kasi minsan pag tayo ay nagpalit ng mas mababang shock, ang mangyayari sa high beam natin is talagang mas mataas kasi yung motor titingala. So ganun, pag nagpalit tayo ng mas maliit na gulong, like nag rimset kayo, siyempre titingala yung ilaw nyo. So kailangan yung i-adjust yung kanyang high beam doon sa ilalim, no. So tinuro ko naman sa inyo kung nasa yung position ng high beam, no. So yun guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, no, Win Moto Vlogs, at para updated kayo sa ating mga video, no. Don't forget to click the notification bell, no. And guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. So guys,